Meron na rin siyang capacitor sa loob. Lagyan lang natin siya ng capacitor. Ito naman isa. Test natin. Balakas, no? Mas malaki kasi ang kanang capacitor na nakalagay rito. Bali, ang nakalagay rito na capacitor ay 6.8. Dito naman ang inalagay lang natin dito sa dalawang to ay 3.3 lang. Kaya mas malaki siya tumunog. Kaya mas makalansing ito isa dahil nga kasi mas puno yung kanyang capacitor. Airbox, the 15 volts one time. Pagpasa natin ito kung loob, maglalagyan natin ang capacitor para hindi siya kagad mamatay. Malalaman natin kung gaano ang itsura niya. Kanyang loob, siya ay may magneto rin. Ganon din siya positive. So ngayon, napaklas na natin ang ating siren horn. Pinaka-coil, ay talagang napakalaki. Yan, malalakas siya. Alisin lang natin ulit itong kanyang module. At papalitan natin ng capacitor. Ayan, naialis na natin itong module. At naipalit na natin ang capacitor. Yan, nalalaman natin kung gaano kalakas ang ating DIY na round feeder. Kanya lang, kasimple. Pinitan natin ang capacitor. Ang ating DIY na round feeder. O ngayon, testingin natin ang ating round feeder. Ngayon, malalaman natin kung gaano talaga nga ba sa kalakas magbigay ng high mid itong ating horn tweeter na ginagamit ito sa mga wangwang. Ayun. Ayan. Pagsagan mo? Ayan. Ganyan kalakas siya. Testingin natin na ialis itong ating trigger para marinig natin kung talagang malakas na siya. Ating i-connect ulit ang ating horn tweeter. Meron na rin siyang capacitor sa loob. Nilagyan na rin natin. Inalis natin ang kanyang dating nakalagay na piyesa para sa mga wangwang. Nilagyan lang natin siya ng capacitor. Ito naman isa. Test natin. Tatlo na yung ating kinuha na yan. Ito pa isa. Test natin ulit. Kung isa naman ay okay pa rin. Ano mas yan? Ganyan sana. Balakas, no? Mas malaki kasi ang kanang capacitor na nakalagay rito. Bali, ang nakalagay rito na capacitor ay 6.8. Dito naman ang inalagay lang natin dito sa dalawang to ay 3.3 lang. Kaya mas malaki siya tumunog. Dahil kasi 4.7 ang capacitor na nakalagay rito. Maganda, malakas. Pwede rin nating lagyan ng 4.7 yun para lumakas din na ganyan. Kaya mas makalansing ito isa dahil nga kasi mas puno yung kanyang capacitor. Kaya kung pagbabasihan mo nga kasi yung tunog niya, mas ma-mid itong isa dahil nga kasi mas malaki capacitor niya. Kaya nga lang, hindi na siya masyadong nakalansin.
na bukal na siya. Okay na nga yun. Dahil nga kasi mas malaki ka, Pastor. Ayan, mga kasounds na testing natin kung gaano kalakas itong ating kasalukuyang kabibili na ating horn tweeter, gagawing horn tweeter. Ganyan siya, kaganda, tumunog, kalakas. May buhay na buhay ang kanyang beat. Kaya sa mga napadaan sa aking munting channel, ayan. Kung gusto nyo ng mas mura, malakas na horn tweeter, mas malakas pa sa HD38, mas malaki ang kanyang voice code, mas mahaba ang kanyang resistance. Ayan. Dito na tayo sa horn tweeter o ginagamit na pang wangwang. Ayan siya, mas malakas. Kaya sa mga napadaan sa aking monthly channel, huwag naman kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell nang ma-update kayo muli sa aking pang mga i-upload na mga video.